Hi mga ka-good vibes! Welcome to Nalin Docs TV. So yan guys, rarampan na naman ang inyong ka-good vibes sa hamon ng buhay. So lalabas na naman kami ng alaga ko. So isa po akong home-based caregiver dito sa Israel. So enjoy watching! Parang ano, pagod na ako maging caregiver. Nakaka-stress na. Charo. Pero ganun lang talaga. Masaya lang pag sahod, ganun. Parang ngayon, sahod guys, pero ano. Hindi siya na masaya kasi lilipad na naman. Ayan. So, mag-save tayo konti kasi hindi naman tayo dito forever sa Israel na OFW eh. So, hindi natin namamalayan is tumatanda na rin tayo. Kaya kailangan mag-save. No? Sa hirap ng buhay, bakit kailangan may mag-OFW? So, shoutout pa rin sa mga OFW dyan. Saludo ako sa inyo. Salut sa mga ano, bayani natin. So, ingat po ang bawat isa. Ayan, shoutout sa lahat sa mga nanonood ng aking mga vlogs. Kahit hindi super vlogs. Ayan, vlog pa rin. Para happy, diba? Ngiti-ngiti to. And mag-explore na naman tayo sa plaza. Baka sakaling may papa. Single ako. Ayun. Wow! Congratulations! So, ganun lang naman ang life. Sharing good vibes, sharing happiness tayo. So, pag mostly, hindi ako nag-day off. Mga ano lang, mga vlog ko. Mga kwento-kwento lang tayo guys. Kasi, ito yung katabi ko, yung alaga ko. Pinapalakad ko siya with the wheelchair. Di tayo makapag-explore ngayon. Bukod sa corona is hindi naman lagi ang ating day off. So, pag nakapag-explore ng mga may pasyalan or sasama tayo sa trip, so doon ang super thrill. Mega thrill ang ating vlog kasi pupunta tayo sa mga places na tourist spot nila dito sa Israel. Diba? Ayan, mahangin. Close your eyes. Paano makikita yung dadaanan? Parang ang dilim nung ano, gamit ko na phone na mag-vlog. Ako kasi guys, is phone lang ang ginagamit ko na mag-vlog at saka dito na rin ako sa phone nag-edit. Mas madali to eh. Mas madali para sa akin kaysa yung sa laptop. Mas comfortable ako. So ayan, tsaga-tsaga lang talaga ang pagiging OFW. Ayan, diba? Hapon sobrang stress talaga ako na nag-renew ng aking uwa. Grabe. Kailangan yung uwa renewal natin kasi napaka-importante. Yun sana, di ba, malapit na yung election, may voters registration. Eh, iba pa yung pila nun. Kaya hindi na ako nag-ano ng ano kahapon sa voters registration. So, hindi na ako boboto. So, anong magagawa natin eh? Kulang tayo sa oras sa dami ng tao kahapon na nag-renew ng mga passport nila, mga OWA, nagpa-register sa voters, ganun. Kaya yun, ayan. Kung saan na pumupunta ang aking lola. Nagbo-vlog ako, tapos hindi niya alam na makakanal na pala siya. So yan, lakad-lakad lang para sumeksi konti. Kasi taba ko na, kakamukbang ko, guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, buk yan naman. Pa-support ng aking YouTube channel. Nalin Docs TV at your service. Meron ba kayang gamot sa ano? Sa bulol? Lagi ako nabubulol, guys. May gamot ba dun? Dili tayo, no? Parang may gamot na mga. Minsan, ipatawa lang tayo para naman hindi masyadong boring ang ating vlog, diba? Wala pa ako nakikita ang papa na ba yan. Mega shoutout, Mikindeng Jabby. Mikindeng Jabby. Mega shoutout, Baklang Jismosa. Ang baklang jismosa ng Batangas. Ayan yung alaga ko, diba? Sabi niya, ang pinagagawa mo. Pero ngayon, hindi naman na niya tinatanong. Noon ah, tanong siya ng tanong, ano daw ginagawa ko. Nababantayan ko naman siya, naglalakad lang kami. Kaya safe ako na nagbablog dito. Ang ganda ng kulay ng bulaklak na to. Lagi namin dinadaanan to ni Lola. Hindi ko alam ang name. So, namimitas na rin minsan si Lola dito nang ilalagay niya sa vase. Diba?
So maganda pag may anong tawag nito? Flowers sa yung bakuran. Ayan, my favorite color, yellow. Huwag kang mag-alala. Huwag kayong mag-alala, guys. Makakabili din ako ng car ko. Mula wow, sa aking pag-vlog, makakabili ko ng car. Color yellow din, charot. Bilisan mo, Lola, para ano, makarating na tayo sa plaza. Sakaling may papa. Ang cute ng aso. Mahal ang mga aso nila dito. Pero dog lovers ang mga tao dito, guys. Pagod ka na, Lola? Ayefa? Ah, leat. Masakit daw yung paa niya, pero sabi ko, dahan-dahan lang para may exercise kasi hindi laging nakaupo, nakahiga lang sa bahay, manood ng TV. Diba? Maraming alaga. Nakakalakad pa kasi siya eh, kaya para exercise na rin sa kanya. Kailangan maglakad-lakad. Pero pag nag-winter na, guys, ang labasan na dito, magandang labasan sa winter is mga 10, 11, ganun. Tapos uwi na ng 1. Tapos kainan pag lunch ng 2, ganun. Kasi malamig na eh. Hindi na pwedeng labas kami ng evening. Kaya yun. So, siya sa mga ano, pagod na dyan sa mga alaga ninyo. Tsaga-tsaga lang, guys. Para sa ano? Para sa dollar, di ba? So, yun talaga. Wow! Congratulations! Pagpili ng pagkain para magpunuhay. Eh, ako tinatsaga ako talaga kasi kahit minsan pasaway, nakaka-stress yung alaga ko minsan. Mahirap mag-alaga ng ano. No, yes po, batik. Yes po, batik. Sure. Silap, no? Oo. Mahirap mag-alaga ng hindi na ano yung mga utak nila kasi pipilit nila yung gusto nila kahit maliit. Kaya nga tayo caregiver, di ba? Para magbigay care sa kanila. Pero pag hindi sila sumusunod, paluin natin. Joke. Never ako nanakit ng employer ko, guys. Never. So, don't ever, ever do that because bawal. Kulong ang labas mo. Patik, Shelly po. Yes, the telephone, Shelly. Ah. Shellac po, patik, Shelly. Lili. Kaya ako marunong sa salitaan yung Hebrew. Tapos, tinatanong niya asan daw yung cellphone niya. Sabi ko, nasa bag ko. Hindi, parang yun yung gusto ni Patricia na dalhin dito, pero sabi ni Mira hindi ko kaya. Tambay-tambay na naman ang mga, parang gusto ng iba dalhin dito yung ano, yung mahirap nga, oo. Tambay kami sa plaza, so yun. Nakalimutan ko palang ikwento kanina sa inyo, guys. Yung sa mga caregivers dito is iba-iba tayo ng work. May mga magagaan, may mga mahihirap ang work, tapos may mga couple, ibig sabihin mag-asawang alagaan. May mga live out din. Eh ako, single lang alaga ako. So, pagkatapos ng duty ko sa kanya, pakainin, ganun. So, iba-iba ang sitwasyon natin as a caregiver dito sa Israel. So, swerte yung mga may alaga na hindi masyadong ma-stress or hindi nagpapapuyat sa gabi or hindi pasaway ang pamilya, hindi sila madamot. So, yun. Talagang magkakaiba pero siis lang talaga. So may mga kababayan tayo dito, mga nag-asawa na rin dito, matatagal dito, may mga wala din visa. Pero guys, pakiusap lang sa mga walang visa, huwag nyo na pong i-report sa mga immigration. Hindi po maganda yun. Alam nyo kung bakit kahit wala na silang visa, nag-stay pa sila dito. Dahil para sa pamilya nila. Gusto pa rin nilang makipagsapalaran. Kaya sana huwag natin pairalin yung inggit sa mga kapwa ko caregiver na nandito sa Israel. Na bubulol na naman ako. Bulol pa more. So yun, magmahalan tayo, magmahalan ng bawat isa. Dapat tayo, nagmamalakasakit tayo sa bawat isa kasi tayo-tayo lang ang magtutulungan na Pilipino sa ibang bansa. Mapaibang mapa-Israel ka man or ibang bansa, so kailangan magmalasakit tayo sa kapwa natin, ba? Diba? So, ganun lang. Tambay kami ng mga Pinoy, kasama ko sila. Ang sexy naman ni Miss Janet. Ay, hindi pala maayos.
kasi yun, pag summer, labas kami sa evening, tambay. May mga ibang ano din, kawawa talaga na caregivers dito sa Israel. As in, hindi sila nakakalabas, na kahit oras sa sahod lang lalabas sila, pero talagang mabilisan. So, mas maswerte pa rin tayo ng mga nakakalabas, thankful tayo. May mga naka-base or oo, sa mga malalayong area. Dito kasi sa Israel, ang pagiging caregiver is per area. May sinasabing area 1, area 2, area 3. So, nasa area 3 ako, yung aking visa. So, may mga tumira sa mga malalayo na mga bundok. So, tiis-tiis lang talaga. Basta kung, ang importante sa pagiging ano dito sa Israel, I'm talking about Israel kasi caregiver ako dito. Kumakain tayo ng tama, natutulog tayo ng tama, nagsasahod tayo ng tama, hindi tayo inaapi. So, okay na yung tiis lang minsan pag pasaway yung mga alaga natin. Diba? Ganun lang. Patience lang talaga. Be patient. Tapos na naman guys ang isang araw na duty natin sa caregiver. Parang hindi masyadong malaman yung vlog ko na to ngayon. Medyo nung dumating yung anak, di na ako nakapag-vlog kanina. Kaya kauwi lang namin ni Lola. Ayan, pinapakain ko si Lola ng prutas. So hindi kami kumakain. Yay, diet kami sa gabi. So yung work ko na to guys sa caregiver, okay lang pag hindi sinumpong si Lola ng kanyang sakit, pero pag sinumpong siya, sobra. So far, nung first 2 months ko dito is napupuyat din ako kasi 3 to 4 times siyang umihi sa gabi. Umihi pa rin naman siya, pero in-observe ko, kaya naman niyang pumunta sa CR na mag-isa. Tapos sabi ng mga na okay lang. So far, wala naman naririnig na nahulog siya, kaya okay lang. Kaya yun, mamaya naman is mangingisda ako, pupunta ako sa mga whitey-whitey, mga premiere, ganun, tatambay ako sa YouTube pagtulog na yung aking alaga. So, ito lang ang buhay caregiver namin na parang yung madali, pero mahirap siya kasi super stressful na mag-manage ng isang matanda. Lalo yung kahit ano, is ipipilit niyo yung gusto niya. Ganun talaga. So, tiis-tiis lang sa work as an OFW, ganun. So, bukas na naman. Tomorrow is a new day na naman. Pahinga for tonight. 8:17 PM na ngayon dito sa Israel. So, yan. Shout out sa mga kapwa nating caregivers na nandito sa Israel. So, ang gawin po natin, parang tips ko lang din is, pag yung sa work mo is nahihirapan ka, dito po is pwede kang mag-resign. Hindi naman pwede allowed tayo na mag-resign. Resign tayo ng resign. Mag-resign tayo for legal reasons and yung talagang ano talaga na hindi na natin kaya. Kaysa yung meron time na parang gusto mo ding maki-argue ng argue sa alaga mo. So iwasan natin yung ganon. Nangyari na din sa akin kahit anong explain, hindi sila nakakaintindi sa mga past na naging trabaho ko. Kaya tiis lang talaga. Pag hindi mo na kayang sa work, resign na lang kasi kaysa ma-depress ka or ma-stress ka. Marami naman silang work pero dapat yung reasonable lang talaga na may valid reason ka kung bakit mo aalisan para hindi ka ma-question ng immigration. Hindi immigration, Misrad Hafnim. Ano nga ba yung Misrad Hafnim? Ministry of Interior. Ayun na may mental block na ang lola nyo. So talagang minsan is nagkakaulianin na rin ako. Naano-ano ako sa sakit ng alaga ko. So, yun lang guys. See you again on my next vlog. Sa mga walang kukwenta-kwenta kong vlog. Pero happy-happy lang. At least na vo-voice out ko sa pag-YouTube. Pag-vlog ko yung experiences ko dito as a caregiver. Yung mga karanasan ko. Mga ganun. Tapos Bienze. Tabienze. No to. Ayan. Babasura yung alaga ko. Hawak-hawak na yung kutsilyo. Hindi pwede. Ayan ang alaga ko. So yun guys, thank you for watching. Again, see you on my next vlog. Ito po si Nalindats TV, ang inyong kagoodbye sa hamon ng buhay. Ayan. Kailan kayo mawawala yung pagkabulol ko?